isang magandang araw po sa ating lahat, no, mas hanggang kahit hindi maganda yung araw natin ngayon. So, huwag niyo po kalimutan na i-like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos natin. So, para ba natin simulan tong video na ito? Mayroon lang akong ibabalita sa inyo, no? Masangga. Kaya ngayon, dismayado talaga ako. Alam niyo bakit? Another failure na naman po. Another failure na naman ni Kuya Sid, no? Lalo ngayon school year, this school year, na kung kailan second sem na walang pa ako ng honor. Bakit ganun? Alam po ninyo na 2 times na ako nagkawa ng honor. Nagtataka ako bakit wala ako sa lista ng mga honors at wala ako sa at bakit hindi ako nasali sa mga honor list. So, mga sangga, last week pa lang, nagtataka talaga ako kung bakit po line of 8 yung grades ko, yung grado ko. Nagtataka akong bakit po line of 8. Samantalang lahat ng subject, halos lahat ng subject, kahit meron akong kulang sa ibang subject, meron po akong gawa. Meron po akong pinapasa kahit papano. At lalong-lalo na meron akong mga projects na inaipasa. Lahat ng subjects po namin na may project, may kumpleto yan. Kumpleto po yan. At saka dati naman po mga sangga eh, yung first semester, yung midterm, saka nung final, kumpleto naman po ako doon. Kahit may kulang din ako, nakasali pa rin ako sa mga with honors. Nagtataka lang ako kung bakit kayong first, second sem na, nawalan pa ako. No? Alam po ninyo mga sangga, no? Hindi ko naman po minamasama yung naging resulta ng grades ko. Sa katunayan yan, maganda yung binigay sa akin wagin sa mga teacher ko. No? Totoo yan, nagpapasalamat ako sa mga teacher, no? Na nagbigay ng mga grades sa akin, no? ng patas. Lalong-lalo na po yung mga may 9 of 9, no? Wala namang masama pagdating sa grades. Lahat naman po, walang baksak, walang line of 7. Ipapakita ko po dyan sa screen, mga sangga. Pero pinagtataka ko kung bakit matataas naman yung mga grado ko. Alam ko naman na hindi ako nagpabay sa pag-aawal ko. Alam ko naman na kahit may kulang ako, nagpapasa ako at gumagawa. Pero hindi ako nakasali sa mga honors ng second sem. No? Dismayado po talaga ako sa totoo lang, mga sangga. Alam nyo bakit? Kasi 2 times na akong nagka-owner. Grade 11. Ito nung school year lang. Tapos nawalan pa nung second. Eh, ang goal ko nga, mga sangga, na makumpleto ko yung honors ng first sem saka nung second sem. No? Kung kailan naman nag-second sem na, dun pa nawalan. No? O, paano ko pa ma-ano yun? Wala na, di na ako nasali. Kaya nga nung last week pa lang, nagtataka na ako at nangangamba na ako, kinakabahan. Medyo kinakabahan, no? Na pamantingin ko, hindi na ako masasali niya sa mga with honors. Pero ito na, dumating na. Ito na po yung resulta na talo na naman po ang mayor nyo. Wala sa honor list si Kuya Sid. Another failure of life na naman. Kasi nung una, nung 8-11 din ako, mayroon din na naman akong another failure. Nung first failure, yung candidacy ko ng SG na hindi ako nasali. Kahit nag-apply naman ako, hindi ako nasali. Kahit wala akong record sa DO, sa guidance, o kung saan mang nilabag, wala po. Nadismay ako, pero tinanggap ko. Pero dito sa with honors na ito, sa resulta ng accomplishments namin itong second semester, dito po talaga ako dismayado at hindi ko matanggap kung bakit ganun po ang pinalabasan. Hindi po nasali si Kuya Sid sa with honors. Kahit with honor lang, yung pinakamababa lang. Kung ipagpalagay natin na 89 yung average ko, hindi pala pinagbigyan. Ganyan ba talaga yung mga ano, yung ibang mga teacher? Hindi ko nila lahat mga sangga. Pero may isang subject pala dun na sa subject po namin sa ano, UMS. Hindi ko naman sasabihin kung ano. Wala pong ganong activities. Konti lang po. Pero yung grado ko po 84. Dadalawa lang, tatatlo yung activities at meron lang isang exam. Meron na kami project pero group yun. Ayun din po isa sa mga pinagtataka ko. At saka mga sangga, meron din naman ako isang subject doon. Hindi ko naman papalanganan. No? Alam na alam nyo na po ito. Kung anong subject ito.
lahat po ng activities kompleto, project kompleto, exam meron. No, kahit yung project doon, ano na yun, activity na namin yun. Sabi, project to daw yun. Pero late po ako nagpasa mga sangga, no? Kaya, kahit late ako nagpasa, pinapasa ko pa rin, ginagawa ko pa rin. Kasi ganun ako yung mga sangga, eh. Kahit hindi nagkaka-honor si Kuisel, kahit wala akong kawangalan madalas, lalo nung senior, junior high sa kanong elementary, hindi po ako nung pamabay sa pag-aaral. Alam po nung, ano yan, alam po ng parents ko yan, alam po ng pamilya ko yan, na pusigido talaga ako sa pag-aaral kahit walang honor. Sabi ko nga, kahit walang honor, basta pasado. Di ba yun yung sinasabi ko sa inyo nun? No? Kahit walang honor, pasado, basta pasado, mahalaga. Pero yung naging goal ko kasi nung grade 11, alam po ninyo, magkawan ako ng honor. No? Yung masali yung pangalan ko sa honor list. Straight. Mula midterm ng first semester hanggang finals ng second semester. Kaya, ayun din po yung goal ko, pero wala na, nasira po yung goal ko. Hindi ko talaga matanggap kung bakit ganun. Samantalang yung iba na nagkakaroon ng higher grades palagi, o kaya mayroon nasasali sa with honors, pero pabaya. No? Hindi ko po sinasabi na mayroon ako klaseng pabaya. Pero may mga ganung estudyante, diba? Pagka kahit ano sila, kahit kulang sila ng activities, kahit sabihin natin na hindi ganun kataasan yung score nila, pero mayroon silang honor at matataas pa yung grades na nakukuha. Samantalang yung iba na nagkulang lang ng ibang activities tapos hindi lang nakapagpasa agad. Hindi na mo ibibigay. Hindi pa nakaayon dun sa ginawa mong output. No? Kaya napaka-unfair mga sangga. Napaka-unfair po ng resulta ng second sem namin. Kaya wag po sana ninyo mamasamain, no, lalo sa mga nanonood diyan ng taga-JL. Dito ko lang po nilalabas yung feelings ko, eh. Na ako ngayon lang nagka-honor. Alam po ninyo 'yan. Na first time ko lang po magka-honor ng nitong batch na ito, nitong school year na ito. Tapos nawalan pa. Dismayado talaga po ang masangga. Kaya nga po tinatanong ko sa sarili ko, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkulang ng panalangin? Bakit hindi pa ako nasali? Ano bang dapat kong gawin? No? Kailan ba lahat i-complete ko? Kasi para sa akin, mga sangga, yung honor, mahalaga rin yan, eh. Diba? Kahit sa academic, mahalaga yan. No? Kaya ganun na lang po yung pagiging disappointment ko at yung sama ng loob ko. No? Dahil mahalaga ito sa akin, itong honor na ito. Kahit with honor lang, mahalaga ito. Kasi ang goal ko kasi na magkawan ako nito, yung kahit dire-diretso. Kasi yun yung talaga yung gusto ni Quisid, yung straight talaga na magkawan siya ng honor. Kaya nga lang, hindi nga lang nakapasok sa AP, which style yung iba, yung nagbigay ng grades, hindi ayon dun sa pinasa kong output. No? Kompleto naman lahat ng subject, may project yan, pero wala, anong ginawa nila. Sa kami nito, mga sangga, mayroon din akong i-share din sa inyo. No, bago palang magbigay ng grades yung mga teacher namin, nagtataka naman ako at medyo naiinis, no, sa mga binababa activities ng mga teacher. Walang masama doon sa activities na binababa nila. Kaya lang, sinasabay-sabay nila yung schedule. No? Halimbawa, may nagbaba ng isang subject, tapos magbababa na naman itong subject 1, si subject 2, si subject 3, pinagsasabay-sabay nila. Hindi naman po kaming robot. No? Hindi naman kami robot na magagawa namin lahat yan. Kasi dapat sana, ito po yung advice ko, no? Ito po yung suggestion ko. Kung magbababa man po kayo ng grades, kung magbababa man po kayo ng activities sa mga kulang na activities sa mga estudyante, dapat hindi nyo sana pinagsasabay-sabay. Kasi paano magagawa ng estudyante yan kung pinagsasabay-sabay ninyo? Kung anong schedule ng first subject, ganun din kayo. Kung anong schedule ng second subject, ganun din yung isa. Pinagsasabay-sabay ninyo. At may hirapan yung mga estudyante na gumawa ng ganung activities. Kung marami silang ginagawa at iba't ibang subject pa ang gagawin nila. No? Kasi kahit sabihin man natin na mayroong kulang yung mga estudyante sa ibang activities, sana hindi nyo yung pinagsasabay-sabay yun. No? Kasi kung pinagsasabay nyo yun, may hirapan talaga sila, eh.
At saka mayroon talaga mga schedule yung mga students. Hindi naman po pwede na maghapon sila gumawa ng activities, abote lang gabi, magpuyat, no? Kasi dapat, yung kung magbababa naman po ng activities, masangga, no? Sino po ba agree dito? Yung kung magbababa sila ng activity, dapat before exam. Before exam pa lang, ibaba na nila pa habang nagre-review sila, habang gumagawa sila ng activities, may pasa na nila sa inyo bago na exam. Hindi naman kasi po pwede na kung pwede tapos na exam, tapos yung wala nang ginagawa yung mga estudyante, doon kayo sisingit bigla. Kasi ito, para paliwanag ko rin sa inyo, no, mga sangga. Si Kuya Edwin po, mayroon din po siyang kulang sa mga activities. No, lalo po sa ibang mga subject. Pero lahat naman po yung ginawa ko. Pinagsasabihan ko po talaga na gawin lahat ng dapat gawin. Yung at saka pinasa ko rin yung dapat ipasa, no? Pero hindi naman po lahat na naipasa ko. Alam niyo po bakit? Kasi ganyan, yung sabay-sabay silang nagpapasa. Dapat sana kung magpasa yung dalawang subject, dapat yung bago mag-exam. Tapos pagkatapos sa exam, doon pa sila magpapasa ng ibang subject, no? O ng ibang activities. Hindi naman po pwede sabay-sabay, di ba? Di ba, hindi naman po kayo doon masangga na kung ano-ano man mga activities, kung magbababa man, hindi dapat magkakasabay-sabay kasi hindi naman kasi lahat magagawa yan, eh. Di ba? Kung o kaya, kung gusto nyong itatapusin yung activities, no, sa mga teacher na, kung gusto nyo talaga makakompleto namin yung activities, no, tapos bibigay ninyo extension, tawang alanganin pa, magbigay kayo na another extension, no, halimbawa, pinagbigyan nyo lang sila hanggang bukas, o kaya hanggang makalawa, kung hindi nila matapos yan, at gusto nyo makakompleto yan, at gusto nyo makakompleto nila yan, magbigay kayo ng extension na sapat, no, para matapos nila yan. Hindi naman po pwede kasi nasabay tayo na sabay ng pagbaba ng mga kulang na activities, no? Hindi naman po pwedeng ganun. Kasi mas lalo natin dinadagdagan yung hirap ng mga estudyante. Ito, nagmamay din na sila, yung nagmamay din na ng mga achievement sila, lahat ng mga awards na nakuha nila. Masakit po sa mata para sa akin. Hindi ko talaga matanggap, no? Sa totoo lang po, hindi ko po matanggap yung resulta ng second sem at yung naging output ko, ay yung naging grades ko nung itong second sem. Alam po ninyo, walang problema dun sa line of 8 na binigay ninyo sa line of 9. Maganda po yun, pero yung hindi nyo malang ako na ipasok sa honor. Kasi 2 times honor na ako. 2 beses na po ako nagka-honor, tapos na yun pa hindi nasali. Kaya po, ulitin ko po mas hanggang, malaga po talaga yan pagiging honor, no? Kahit sabihin natin na mayap talaga kunin yan, eh malagawin po sa akin yan kasi alam po ninyo. Ngayon lang po kasi nagkaw na honor. Kayong school year lang na ito. Mabuti nga iba, eh. Mabuti nga kayo, eh. Kayo mga highest honor, kayo mga high honors. Palagi kayo nagkakaroon. Every time na may recognition, mayroon kayo. Aminin nyo man po o hindi, no? Na lalo po yung mga matatalino o mga galing sa pilot section. Lahat sila madalas pagka every recognition day, hindi po sila nawawalan. Lagi po silang may achievements, lagi silang may honor. Pero ako po kasi first time ko lang po, eh. First school year lang na nagkaroon ako ng honor. Grade 11 lang po. Kaya kung sasabihin man po ninyo na nagre-reklamo pa ako, no, kung bakit pa ako nadidismaya, eh, ito yung feelings ko, eh. Ito yung naramdaman ko, eh. No? Yung hindi ko talaga matanggap yung ganyang ano, resulta. Pero wala na tayong magagawa, nandiyan na yan, eh. Eh di gawin na lang natin sa susunod. Better luck next time. Eh di kung sa susunod, ganyan pala kung gusto niya kompleto. Sige po, kompletuhin ko. Pagsusumikapan ko pa na gawin lahat ng mga activities, no? At saka yung makasabay sa mga activities na pinapapasa ninyo sa amin. So gagawin ko ulit. Kaya pagka sa susunod na masangga, kailan talaga huwag masyado kayo maging kampante kung mayroon kayo honor. Kailangan kasi ma-maintain ninyo yan. Eh baka huwag kayo matulad sa akin, no, na nung first, second, mayroon na, tapos nung third, walang pa. Oh. So, sa bagay naman, mayroon pa namang last quarter. So, yun na lang yung aasahan natin, no. Kaya pag nawala pa yan, na wala pa rin ako honor kahit nagsipag na ako, kahit pinagsumikapan ko na yung best ko, no. Eto po,
sasabihin ko po sa inyo kung ano, kung ganun pa rin po yung resulta. Lilipat po ako na school. No? Totoo po yan, hindi na po, ano yan, hindi na po sabi-sabi yan. Pagka once na po na ganyan po ulit, na hindi po nasali si Cursed, no? At umiwala naman yung pagiging unfair ng iba. At saka kung hindi naman po masali sa with honors, kahit matataas naman po yung grado ko, lilipat po ako na school. Totoo po yan, no, mga sangga. Lilipat na po ako na school. Kaya nga po naging goal ko po yan, yung magkawa ng honor ngayon. Kasi gusto ko na maging ano, gusto ko yung ma-develop po yung sweet revenge. Yung sweet revenge, yung gusto mo na magkawan ka ng achievements, lahat ng pinagpaguan mo, lahat ng pinagsumikapan mo, ay mayroon ka makukuha. At yung pwede mong ipagmalaki, no? Bukod po kasi sa pawa sa pamilya ko, at pawa sa Panginoon, gusto ko na ipagpalaki ko yung achievements na nakuha ko. Lalo sa mga taong ayaw sa akin, lalo sa mga taong nung baba sa akin noon, at pati na sa mga taong hindi naniniwala sa kakayahan ko. At lalong-lalo na rin po masagat at sa mga taong kinaayawan ako at hindi nagugustuhan. So, handa ko po patunayan sa inyo na maging better person. Doon ko lang po maipapakita sa inyo. Kaya, ganun lang po yung paghahabol ko sa mga honors na yan, sa achievements na yan. Pero, wala, nawalan po tayo ngayon eh. Hindi po tayo pinalad. Like ko pa po yung natalo sa eleksyon. Tawang hindi po ako nabigyan ng pangatlong termino, kumbaga sa mayor. Hindi po ako nanalo ulit. Ulit, talo po si Mayor Seb, no? Kaya, ganun na lang. Siguro, bawi na lang next time. Pero kung hindi, uulitin ko po, sinabi ko, lilipat po ako. So, ayan po yung video natin sa buwan ito. Pero dismayado po talaga ako. Kaya, dito ko lang po nilalabas yung feelings ko eh. Pasensya na. Pagpasensya na po, kung yung vlog ko po, ganito pa. Yung, ang pangit pa nung dating. Imbis na mapapasaya kayo, baka mapainis tweet kayo sa akin. Pero, ganun talaga. Dismayado talaga ako. Ito yung naramdaman ko eh. Ito yung feelings ko ngayon eh. Kaya, dito ko lang po nilalabas sa vlog. Kaya, ito na po yung video natin sa wala ito. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated po sa mga videos natin. So, ito pala si Cursed, nagpapaalam. See you on next vlog. At abangan po ninyo mga sangga yung Minecraft series natin. Baka i-upload ko po yan yung next episode po natin ng Minecraft series. At pati rin po yung Holy Week special vlog ni Cursed. I-upload ko namin po yan bago po mag Holy Week o bago po mag mahal na araw. So, kita po tayo sa next vlog.